Magandang hapon po. Talakayan ni Lolo, Perdet 3. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong kung paano po natin i-divide yung mga chapters na sinuggest ng ating pong DepEd tungkol sa Perdet or Personality Development. Meron po talaga tayong 4 areas of concern. Nasabi ko po noon ay 3 areas kasi sinabi ko lang naman po ay I, you, at we. At ginamit po nating framework dito ay si Emmanuel Levinas at saka si Martin Buber. Pero 4 po, na dinagdagan ko po na isa, nakalimutan ko. Kasi po, kinakailangan din namin. At ito po ay wala sa PERDEP, ba? Wala po ito sa suggestion ng ating DepEd. Yung the fourth area of concern is transcendence, our relationship with the God that we believe. Kasi nakalimutan po yon. Siguro po ang nasa isip ng DepEd ay dapat po ang PERDEP ay kumbaga hindi dapat isama ang reliyon. Pero hindi naman po reliyon ito. Tungkol lang naman po ito sa ating pananampalataya. Okay? Kaya po, four areas of concern. Ito pong four areas of concern na ito ay nakakalat yan sa mga units na suggestion ng DepEd. At ang bawat unit po ay may modules. At ang bawat modules po ay may mga topics. So, katulad po na sinabi ko noon na ang mga chapters na sinuggest ng mga DepEd ay ilalagay natin sa framework ni Emmanuel Levinas at Martin Buber. At sa umpisa po ay ang tungkol sa I. Ito po ay tungkol sa relationship with the self. At ito pong topic na ito, ito pong relationship with the self, ito po ay mapag-uusapan ito sa Module 1. Na uulitin ko po, ang Module 1 ay meron pong 3 topics. Okay. Ano-ano po ang mga topic na ito? So, uulitin ko po ha, kasi medyo nakakalito. Kaya kung yung mga PERDEP teachers at saka yung mga estudyante ng PERDEP, mas maganda kung kayo ay mag-take down notes para meron kayong black and white record. Okay? So, ang the first unit is about relationship with the self. This unit has one module with 3 topics. So, ulitin ko po. Ang first unit as suggested by DepEd ay it's about relationship with the self. And this unit has one module with 3 topics. Okay? So, module 1 is on knowing and understanding oneself during middle and late adolescence. Mahalaga po ito, ha? Kasi po, this module demonstrates the significance of loving oneself. Prior to loving oneself is being aware and understand who we are. So, this awareness and understanding oneself lead us to be an authentic person that brings us to success. So, in other words po, dito po ay pag-uusapan natin yung dito po sa knowing and understanding oneself, pag-uusapan nga po natin ang tungkol sa kalagayan na maging aware tayo. Sino po ba tayo? Ano po ba talaga ang pagkatao natin? Kasi hindi naman po nangangahulugan na tayo ay nakaharap sa salamin. Alam na natin ang ating sarili. Kung ano nakikita natin sa salamin, kuminsan po iba yan. Hindi lang po natin siguro binibigyang pansin ano pa talaga ang tunay kong pagkatao. So, topic 1, okay, uulitin ko po, unit 1, tungkol sa relationship with the self. Tapos, module 1, ito po ay consisting of module 1, it's about the self. And then, topic 1 under module 1, topic 1 under module 1 is about self-concept inventory. So, dito po, we are going to explore our strengths and limitations. Mahalaga po ito.
Kasi kung minsan po, pag hindi natin alam yung ating mga strengths, ito po ang nakakapigil sa atin payo at payo para tayo ay maging successful sa ating career. At kung minsan naman po, kung hindi natin alam ang ating limitations, baka naman po maging imprudent tayo. Sige tayo ng sige hanggang sa pagsisihan natin yung ating ginawa. So it is in this topic that middle and late adolescents discover the strengths and limitations through various instruments of inventory of learning process. So ito po ay katugulan ng mga teacher na nagtuturo sa PERDEP na i-present sa mga estudyante ito. Ano itong mga instruments of inventory of learning process? So it is expected from this topic that they overcome the fear of being rejected in their self-disclosure. They become more capable of manifesting, okay, what really should be manifested. If you remember po yung self-disclosure, di po ba nasabi ko sa inyo noon na kuminsan po ang ating mga magulang, hindi rin po dapat na masyadong pipigilin ang ating mga anak na magsalita sa pamilya. Sapagkat ito po ay may epekto. Ang epekto po nito ay mawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Matakot siya magsalita kung ano ang kanyang nasa sa isip. Kaya dito nga po, pag-aaralan dito sa topic 1 na ito, na ano ba ang paraan para magkaroon ng self-disclosure? Napakahalaga po nito. So, ang topic 2 po naman, we'll discuss the consequence of knowing and understanding oneself. And that will be, the title actually is personal effectiveness. So, kung meron tayong personal effectiveness, no, ito po ang resulta nung nalaman natin at naintindihan natin ang ating sarili. Bakit natin kinikilos itong mga bagay nito? Bakit tayo nag-iisip ng ganito? At kumisan ay bakit tayo madaling magalit? O bakit tayo mabait na mabait? So, this is about the capability of making use all personal resources in one's disposal. Such as talents, skills, energy, and time. So, yung po mga teachers ng PERDEP, kinakailangan po tulungan ng mga estudyante na madiscover ang kanilang talents, madiscover ang kanilang skills. Okay? At talaga, para kung ganun, parang maging kapakipakinabang ang kanilang energy at ang kanilang time. In other words, learning to manage these personal resources towards gaining more strengths, learning new skills and techniques in improving one's personality. Kaya nga po napakalaga ng role dito ng mga teacher ng personality development. Topic 3 po under Module 1 will be about unfolding one's personal journey through journal writing. So, title lang po ng topic 3, medyo magkakaroon na tayo ng idea. Ano ang mga activity na dapat natin ibigay sa ating mga estudyante ng PERDEP? At napaka effective po talaga yung isulat kung ano ang mga nangyari sa kanilang buhay magmula nang sila ay maliit to the present. Kaya nga po ito ay unfolding one's personal journey through journey writing. At ito po ang magtutulak sa kanila na maisip nila ang mga nakaraan at ano ang naging problema ng mga nakaraan at ano rin naman ang mga positibo noong mga nakaraan na siyang magdadala sa kanila ng tunay na understanding of oneself. So hanggang dito na lamang po, kasi nga po ayoko nga habaan, paulit-ulit kong sinasabi, napakahirap po mag-upload kapag masyadong mahaba. So sa PERDEP 4, no, ang pag-uusapan na po natin ay yung topic 1. Bibigyan na natin ng further explanation kung ano ba itong topic 1 na ito. Kaya kayong mga estudyante ng PERDEP at saka ng teacher ng PERDEP, sana po ay makatulong ito sa inyo. Maraming salamat po.